Hello mga mommies, teachers, kumusta po kayo? Ayan, since yesterday po, tinuruan ko po kayo ng kung paano po gumawa ng rapid tracing beam. So nakakatawa naman po dahil ang daming nag-response na nakagawa na nga po sila ng sa kanila. Ngunit meron pong mga nagtatanong. Sabi, teacher, paano naman po kung gusto po namin meron pong linya? Like the blue, red, blue lines na sinusunod. Which is, oo nga naman po, ginagamit po natin siya para sa mga anak natin. So talaga pong standard, naka-blue, red, blue line po ang sinusundan. So sa ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng dotted tracing name na mayroon pong linya na may kulay na blue, red, blue. Okay, simulan na po natin. So kahapon po, pina-download ko po sa inyo ang ating KJPrimary.dot. Tama po ba? Ang KJPrimary.dot po natin ay mayroong apat na bahagi. So babalikan ko po yun na, papakita ko po ulit sa inyo. So eto po siya. So kung na-install na po ninyo itong apat na ito, magagamit po natin ngayon itong KJPrimary.dot na open file. So kung mapapansin ninyo, eto po yung walang buhit. Kasi tayo po ang maglalagay. Okay, ngayon po kung nagawa na po ninyo yan, pupunta lang po tayo sa Word. Okay, ayan po. Pag napunta na po tayo sa Word, tatry po natin. Sulat po natin ang pangalan ng anak ninyo. Like for example, Michael Angelo S. Cruz. Then control A nyo lang po. Hahanapin po natin ngayon dito sa KJPrimary.dot na na-install po natin kahapon. So, ang gagawin niyo po, eto, ikiklik po ninyo ang wala pong buhit. Siya lang po yan. Then, palalakihan lang po natin. So, ayan po. Kung papapansin po ninyo, itong KJPrimary.dot na to, nakikita niyo po ba, napaka-pino po ng mga buhit niya, ng mga dot po na sinusunod natin. Ngayon po, dahil meron na po siyang ganyan, ang gagawin po natin para magkaroon tayo ng blue, red, blue lines ay mag-i-insert po tayo ng shapes. Okay, papaano po yan? Punta lang po tayo dito sa insert. Punta tayo sa shapes and then mag-i-insert tayo ng shapes sa kanya. Yan. Medyo matrabaho nga lang po ito. But para po sa mga anak natin, sige go. Gagawin natin ang lahat para sa kanila. Para sa mga estudyante natin, gagawin po natin ang lahat para sa kanila. Tama po ba? So, nalagay na po ninyo yan. And then, ikakopy nyo lang po, Ctrl C, then Ctrl V, para po ilagay sa ilalim. Ayan. Para po sumakto siya. Then, another paste ulit, para po sa gitna. At papalitan po natin ng kulay. Ito tayo ng format, then papalitan natin ng kulay. And, ayan na po. Meron na pangalan ng anak po ninyo na nakasunod sa linyang may kulay. Blue, red, blue line. I-teacher pa paano po yan? Kakopy. Madali lang din po. Ko-control A nyo lang din po. And then, control C. Para po kapag ka po nag-paste po kayo, kasama na po pati ang pangalan at ang linya po nilagay ninyo. So, ganun lang po siya kadali mga mommy, teachers. And then, ganyan. So, take note po ulit, katulad ng sinabi ko nung nakaraan, dapat po, pag sinave po natin, make it sure po na siya po ay naka-PDF. So, save po natin siya. Dito, tingnan natin. So, naka-PDF file siya. Okay. Michael Angelo S. Cruz. Pa natin. Kapag ka po ganyan na po siya, pag in-open po natin, sorry, ang daming browser na nakalabas. Pag in-open po natin siya, eto na po ang kalalabasan niya. So, nakita niyo po? Meron na po siyang blue, red, blue lines. Ganun lang po kadali. At hindi na po yun magbabago. Pero, kung mapapansin po ninyo mga mommies, halimbawa, sasabihin niyo, teacher, parang sobrang liliit. Sobrang liliit ng dot na yan. Baka pwede tayong gumamit ng iba. Yes po. Tuturuan ko po kayo ngayon kung paano po ang ibang font na hindi po ganito kapino. Okay po? Ang gagawin po natin,
Punta po tayo ngayon sa Google. Ita-type lang po natin ang ABC print dotted. ABC print dotted pa. So, eto po siya. So, kiklik po natin to. Then, hahanapin po natin ang ABC, ang print dash. So, eto po. Pag kinlit po natin siya, i-download nyo lang po. Okay po? So, pag dinownload nyo na po, hindi ko na po siya i-download dahil i-download ko na po, eto po yung kalalabasin niya. So, kung mapapansin ninyo kanina, eto naman po is mga linyang putol-putol. Okay po? Mga linyang putol-putol. Hindi po siya dot. Hindi po siya dotted na katulad ng KG Primary dot. Ito naman po ay mga linyang putol-putol. So, tingnan nga po natin. So, install ko na po. Pakita ko lang po sa inyo na na-install ko na siya. So, ganun din po yung proseso na gagawin natin. Okay, so stop. So, ang gagawin po natin, punta po tayo ngayon dito sa Word. Open po natin. Then, same po. Gawa tayo ng pangalan ng anak ninyo, Michael Angelo S. Cruz. Click nyo po siya. Punta po tayo dito sa font style. Hahanapin po natin si ABC Print. Hindi na po si KG Primary Dots, kundi po si ABC Print po. Okay po? Pag pinalakihan nyo po siya, ganito na po ang lalabas sa kanya. Okay. So, nasa sa inyo po kung anong gusto nyo gamitin. Ito po bang line dash? Or yung dotted po? Ang gagamitin po ninyo. So, same po tayo. Balikan ko po ulit. Kapag ka po nagawa na ninyo yan, pupunta po kayo sa insert para po sa shapes, para po sa line. Then, eto po. Gawa po tayo ng linya para sa kanya. Na tumatama po sa pantay lang po para sa uppercase. Okay po? And then, control C para po sa ibaba. Kopyahin po natin siya. Ilipat po natin dito sa ibaba. Ayan po. And then, isa pa po. Face po natin para po dito sa center. We make sure lang po na dapat pumapantay po siya. Okay. So, pag nagawa na po natin yan, again, punta tayo sa format, papalitan natin yung color ng linya na nailagay po natin sa gitna. Then, same process po tayo. Control A nyo po para po ma-select lahat. Then, Control C and Control V. Ayan po. So, ganyan, na, ganyan po ang kalalabasan niya. Again, sisave po natin siya as PDF bago po natin i-print. Okay. So, lalagyan natin dahil nandun na si... Lalagay natin save as PDF. Lagay natin si Michael line dash. Para alam po natin pagkakaiba niya. So, pag in-open po natin siya, tingnan po natin. Ito po si line dash. At eto naman po si KG Primary Dot. So makikita nyo po, pareho naman po sila for tracing. Eto po, pinong mga tuldok-tuldok. Samantalang ang isa naman po, ang ginamit po natin ay linyang putol-putol. So nasa sa inyo po mga mamis kung ano po ang gagamitin ninyo. Ilalagay ko po sa ibaba ang link po para po mas mapadali po ang inyong pag the download. So, kung may mga katanungan po kayo, comment nyo lang po sa comment sections below. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Paalam!